Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro, and Mega Manila. It's a happy Lunes. Siyempre, balik trabaho, balik eskwela, ang holiday. Dito na pa. Yung iba, Lunes na Lunes, inaabangan yung holiday na. Tama. Holiday mode agad, Lunes na Lunes. Oo nga, no? Parang ipitaro mga, kasi. Hindi, parang yung, bakit kaya yung mga tao sobrang abang na abang sa ganun? Parang pagod na tayong lahat magtrabaho, no? May ganun tayo. Ganun may talaga may pagtamad. Ganun ang mindset. Chris, hindi ka ba nababahala sa pormahan ni Nicole? Kaya parang konduktora. Maniningil ako ng utang. Yan ang ano, yan tipo ng mayamang maniningil. Mas nababahala ako sa kulay natin ngayon sa Facebook Live. Tsaka, ito na naman yung side view. Dere, kailangan ba? Pwede kasi kay Chris yung live photos. Ano, ito ang camera mo. Oo. Yan. Nakikita po ba ako dito? Wala tong ano? Meron. Ito na lang okay na yan kahit maitim. Kasi pag side view, kita lahat ng fats. Nakaupo pa naman lahat ng fats. Nakita tuloy yung belt bag niyang kailangan manicure. Nakita ulit yung pang ano ko ng ano. Pang kumpo ng kuko. Nipper. Bakit may pabag kang ganyan? Anong eksena mo ngayon? Ayok. At tagal-tagal ko na itong sinusuot. Hindi, akala ko nga bakil ng belt. Hindi, ngayon siguro na nasa harap. Minsan kasi nasa gilid. Depende kasi. Pagsiksikan sa bus. Movable siya. Ay, naka. Anyways, good morning po sa ating lahat. May pasok po. Yan. Tama, so, abang-abang ng holiday. Ako, okay sa akin yung kalagitnaan ng week holiday, ha? Kasi it makes the week, the working week or the school shorter. Week shorter. O, diba? So, okay. Tapos next week, Monday. Nakikita mo lang. Ngayon pa lang yung Lunes na pinag-uusapan, next week na yung mindset natin, diba? Ganyan talaga. Ang tamad-tamad. Hindi naman siguro sa ang tamad-tamad. Siguro pagod na kasi. Siguro okay, pahinga din. Wala pang pahinga, ganyan. Alam mo yun? Yung parang pag nagtatrabaho kasi talaga always on the go na kapag every time na may pagkakataon na ipahinga, excited ang lahat. Tamad agad. Masyado naman kayo. Hindi mo pwedeng sobrang sipag in fact, di ba? Na kailangan din paminsan-minsan na mag-rest. So looking forward lang. Na siguro may something special on Wednesday. Correct. O kaya next week. Tama. Meron din husgang tamad. Meron din lang pagkakataon na sa sobrang busy natin. Yung gusto mo isang araw, yung hihiga ka lang. Oo, totoo wala kang yan. Gagawin. Wala kang gagawin kundi humiga. Yung walang pressure. Tapos yung parang 1990s. Walang cellphone. Correct. Diba yung nakahiga ka lang yung talagang pangtamad. Alam mo yung nakahilata. Diba? Kasi, totoo yan. Kasi hanggat may cellphone, it's actually ano eh. Hindi ka naman talaga nakakapagpahinga kapag ka meron kang cellphone. Correct. Diba? Kasi yung eyes mo, yung brain mo, nagpa-function. Yung eyes mo, napapagod, kakatingin sa screen. Yung daliri mo, nakakapagod, hindi mo na mamalayan. Correct. Totoo yan. O hindi ha. Kung nanonotice nyo, kung halimbawa, parang feeling nyo, parang ngalay kayo. Minsan kakanood kasi yan. Halimbawa, nag-Netflix kayo, ilang season ay napanood nyo, hindi nyo namalayan. Diba? Parang tataka kayo, laging nakaganto yung kamay nyo. Nakumang at wala sa oras. Diba? Diba? Kasi tapos, gumaganon-ganon yung kamay nyo eh. Kasi nangalay talaga, gaganon-ganon nga. Tapos minsan marami kang pasa sa mukha. Oh, nasulungan. Ang mahirap ganito. Kapag ka ganito yung ano mo, kapag ka ganito yung casing mo, tapos nanonood ka, tapos nahulog sa'yo. Oy, natawa, nangyari. Nangyari na sa'yo, no? Kaya create, nakita ko sa Amazon eh. Sa Amazon ba yun? Basta online shop. Create yung pang nakahiga. Tapos, ano siya yung ilalagay, isusukbit mo sa ulo. Parang helmet. Oo, parang helmet. Tapos yung cellphone. May ano? Oo, may yung lagayan ng cellphone nandiyan. Parang nga yun dun sa mga taong nahuhulugan ng cellphone sa mukha. So yung parang helmet na yun, dun nakalagay. At least hindi na mahuhulog sa mukha mo kasi secure. O diba? Pero ay, diba tama yung tangenyo? Yung parang 90s. Uh-huh. Ayun na naman pa tayo sa buo. Alam mo talaga na isang tao ay may edad na kapag ka binabalikan niya lagi nakaraan. Yung tama. Wish ko lang. Noong araw. Hindi, pero kasi noon, kapag ka sinabi mong siesta, pahinga. Pahinga talaga. Pahinga. Uh-huh. Diba? Talagang yung tipong sakit na ng ulo mo, katutulog. Ngayon kasi pag nakahiga ka, nakahawak ka kasi sa cellphone mo. Before you know it, 30
20 minutes na yung nakalipas, yung dapat 30 minutes na inanap mo o tama, isang oras, wala nabawasan na. Oh, nagsuffer na. Mm-hmm. Totoo yun mga kaibigan, ang laki ng time na nakoconsume natin na hindi natin namamalayan, kakanood ng TV, kakanood ng cellphone. Try entertaining po. Din naman kasi talaga. Oo, at ako nito itong Sabado, Linggo talaga, nag-unplug ako. Mm-hmm. Everyday naman. Maka-unplug naman. Pero hindi ka naman talaga online. Pinagmayabang. Pinagmayabang na ito. Nag-unplug ako. Hindi, pero totoo yun. Andali ha. Oh. Nag-unplug siya nitong weekend lang daw. Okay, teka check. Ha. Let me check his account. Yes. Okay. Makapagyabang lang na nakapag-unplug this weekend. Kailan ang huling post ni Christopher? That was 2 days ago. Okay, guys. Ladies and gentlemen, ang labang po niya ha, nag-unplug ako. Oh, yeah. Hindi talaga ako nag-cellphone, ganyan-ganyan. Oh. His last post was July 31. Matatapos eh, gusto, hindi pa nagpo-post. Ang yabang-yabang maka-unplug, unplug. Hindi, pero siguro, yung unplugging mo, meaning, hindi ka nag, ikaw ang hindi tumingin. Hindi ka nagbababad. Oh, hindi ka nagbababad. Sadya kasi talagang, hindi ka naman talaga ma-post. Pero pwedeng ma-read ka. Stalker. Chismis. Correct. Chismis. Chismis kung ano nangyari. YouTube. Netflix. Ganyan. Try nyo lang. So, nag-unplug ka. Try nyo mga kaibigan. Ang dami mo palang pwedeng ibang magawa. Kaya alam mo, bilib ako sa vloggers eh. Kasi nitong Saturday, nag-judge ako ng mga booths sa New Yugan Festival. Oh, kumusta sila? Ang ganda! Galing, no? Very creative. Ako. Alam mo ba, ang umitim talaga ako ng bongga kasi nag-start ako ng judging ng 9. So, ang sabi sa akin ni JR, yung nag-invite sa atin mula sa provincial government of Quezon, ang sabi niya, ikaw naman at your own pace eh. So, kung pwedeng 2 hours, pwedeng 3, pwedeng 4. So, inabot ka na 9 to 3. 9 to 3 ha? Sa katirika ng araw. Hindi kasi ako pwedeng mag-judge. Ang sinabi sa akin, pwede naman ikaw sa gabi. In fact, mas maganda kasi may ilaw oh, tapos hindi na mainit. Kaya lang yung tao parang aliwan, ang dami. Sobrang dami. Hindi ka rin makakapag-judge, hindi ka rin makakapag-picture. So talagang tinis ko yung matinding sikat ng araw. Tapos na-realize ko noon na una, ang galing talaga ng mga Pilipino. Oh, very creative, grabe. Diba? So, ako partner, masaya-masaya ako kasi I think this is the first festival na napuntahan ko. Hindi kasi na ako, outside Manila. Na outside Manila kasi hindi ako pumupunta sa mga festivals kasi alam kong sobrang sikip, sobrang gulo, mainit, sobrang mahal, parang sobrang lahat extra, extra lahat. Sabi nga sa akin, kung pahiyas to, hindi lang lakad paano na. Oo, talaga. One braso, way, matindi yung braso sa braso. Oo, correct. Tapos mainit. Totoo, na kapag hindi ka VIP, kung wala ka, special na naghahatid sa'yo, hindi mo talaga, Mikey, hindi ka mahawi, yung parang mga ganon. So una, na-appreciate ko kung gaano kaganda yung kultura ng Pilipinas. Sobrang ganda, sobrang creative na parang, anong bayan yung palaban yung nakita mo? Ayoko, secret. Ganda ko eh. Secret, hindi kita pwedeng sabihan kasi Quezonian ka. Diba? Pero ang dami. Tapos yung pangalawa ko na-realize, sobrang nakakabilib yung vloggers kasi paano pa nila na-enjoy? Exactly. Yes. Diba? Kung paano mo pa, kasi ako, hindi nga ako masyadong vlogger eh. Kaya kapag may nagsasabi sa akin, napapanood kita sa vlog, ano po ba ito? Yung chismis tungkol sa akin? O vlog ko talaga? Kasi hindi ako masipag eh. Kasi kapag nag-e-effort ako na, let's say, minsan lang mag-effort na mag-vlog, it will mean taking away the joy in the experience. Yung moment. Eh. Tama. Yung moment. Kasi sa halip na kasi limbawa yan, parang sa halip na ang una kong ginawa, vlog ko to kasi minsan lang ako makapunta din sa New Yugan, di ba? Tapos, hindi ko ma-take in yung experience kasi ganun ako ng ganun. Exactly. Di ba? Parang hindi ko ma-worry kung paano. So, sa tigil ko na nga, picturean nyo na lang ako bawat booth. Yun na lang yung pwede, tapos gagawa na lang ako ng collage ng slide, pwede. Slide na lang. Ganun na lang. Kasi kung hindi ko siya ma-enjoy. So, parang doon ako nagkaroon ng sobrang bilib sa mga vloggers kung paano nyo nagagawa na na-enjoy nyo pa rin. Kasi parang ako, baka kasi hindi tayo vlogger. Kaya parang hindi tayo natin, capable of multitasking. Kaya parang feeling ko
kasi the joy of the experience is taken away kasi it is mm. it has now become Dama. A job. Kaya nga kapag halimbawa merong reunion sa amin, party na konektado sa pamilya ko, ang lagi ko talagang pakiusap, huwag niyo po akong kuning host. Kasi kapag ako host, it becomes a job eh. Mm. So hindi ko na-enjoy yung sarap ng pagkain, yung ganda ng program, uh-huh. 'di ba? Yung mga ganon. So yun yung nakita ko sa vlogging na parang mahirap pa, 'di ba? Recording pa lang yun mga kaibigan. Paano pa yung editing after? Oo, sobrang diba? Time consuming din, lalong-lalo na yung editing. Mm-hmm. Hindi, pero hindi na yata masyado ngayon kasi partner, not necessarily mas, sobrang ganda eh. Mas raw. Mas raw, mas okay. Minsan pag dikit-dikit lang, tapos yung may 2 seconds later. Yung may ganun lang, okay na. Pag dikit-dikit lang. Pero basta wala, nakakabilib lang. Kaya naman talagang, kung kumikita kayo dyan sa vlogging na yan, eh talaga naman kasing pinaghihirapan nyo. Ang galing. Hindi biro gumawa ng vlog. Oo. Uubra yung vlogging na style sa atin kung may taga-kuha ka na. Siguro. Oo, kasi host ka. Andito po tayo ngayon, ganyan-ganyan. Pero kung yung solo na hindi mo talaga ma-enjoy yung moment. O dapat may team ka. Kaya nga ako naman partner, yung team ko na ano, taga payong, taga paypay. Kasi ang init talaga, talagang nananampal yung araw. Aray, sabi ng araw, aray, kosa ka. Pagkatapos nyo, sayang tuloy nilaklak mo gluta. Totoo yan, promise. As in, jumitim talaga ako ng bongga, yung makasama ko mga sunog sila lahat. Kasi ako lang yung may payong, ako yung judge eh. Yung makasama ko, wala silang payong. So ako lang yung may payo, ako yung may paypay, di ba? So pinag-isipan ko noon, alangan namang mag-vlog pa ako, nag-judge pa ako, tapos gusto ko pang i-take in yung experience. Parang ang hirap. Kaya pala itim mo sa camera ngayon, no? Kaya hindi po talaga ako tunay na maputi. Ang pula-pula lalong natapos. Ang pula-pula ko talaga. Yung parang ako nag-beach. Ganun yung feeling. Pero napakaganda talaga. Yan. Oo naman. At hanggang 11 days yan eh. Yes. The next week nandun ka ako, partner. Ako, I'll be there on Saturday. Hindi ka lang pwede mag-judge kasi malamang. Oh, syempre. Lalagay ko yung photos ko sa lukban. 100 points sa lukban. Huwag ganun. Dapat, so, sa awarding ceremony ako na. Tsaka maganda kasi very unbiased. Ang daming judge. Yes. Kasi di ba iba-iba eh. Pwedeng iba yung perspektibo mo sa akin. Halimbawa, meron silang pinansin na isang booth doon na parang feeling nila ang gulo. Okay. Pero sabi nila, ang gulo nung gantong ano ba yan? Parang feeling nila masyadong madaming nangyayari. Sabi niya, kasi nag-uusap-usap yung sabi ko, ang ganda ng ganito, ang ganda ng ganyan. Tapos sabi nila, yung isang booth doon parang ang gulo, sabi nung isang kausap ko. Tapos tinignan ko sa score sheet, ang taas ko doon. So ibig sa iba-iba eh. Gusto mo na kasi ni Nicole yung magulo talaga. Kasi para sa akin subjective kasi. Para sa akin kasi maganda. Kaya nga yung explanation sa akin is iba-iba kayo. May perspektibo ng celebrity, may perspektibo ng engineer, may architect, may lawyer, ganyan. Tapos may magulong utak. Ako yun. Kasi para sa akin, ang dating sa akin, hindi siya magulo eh. Parang para sa akin, beautiful mess. Diba? Okay. Parang beautiful mesh siya. Nga, parang hindi siya coordinated. Pero para sa akin, maganda siya. Kasi kami tinignan ko sa score. Ano yung score ko dito? Ikaw yung pinag-uusapan nila. Bakit siya nagbigay ng mataas sa score dyan? Sila consistent eh. Actually, ikaw yung biglang nagkaroon ng spike sa score. Yung accounting nga, nagtanong. Sabi ko, edi tinignan niya. Sabi ko, so kayo pala yung nakakakita ng mga, ng mga scores ng mga judge. Sabi ko, so more or less ganyan din, no? Sabi, tinanong ko, kasi gusto ko malaman kung yung parehas kayo. Align ba kayo? So sabi niya, hindi po. So, ibig sabihin, iba talaga ako mag-isip. Which is a good thing. Unbiased eh. Magiging unbiased siya. Kasi kung halimbawa, pare-parehas na architect, isa lang ang perspektibo niyan. Mm. Diba? Gaano katibay. Diba? Pwede ganon. Pundasyon ang titignan at hindi yung decoration. Correct. Diba? Pero kung meron silang sinali na magulo yung utak, artist perspective. Artist! Yeah. Abubot perspective. Tama. Abubot perspective. Kung environmentalist, yung perspektibo naman ng caring for the environment. Yan, mga mahalaman. Yan, ganun. Kasi ganun naman talaga yan. It takes an artist to appreciate an artist. Mm. Diba? Minsan pag nakita abstract painting, anong abstract dito? Pero sa mata ng mga artist, ang ganda. Yeah. Correct. May lalim, may kwento yung painting na nakikita nila. Pero para sa atin ng mga ordinaryong tao, ano meron? Para sinabuyan lang ng pintura. Totoo yan. Kasi na kanya-kanyang perspektibo. Totoo yan.
bahay naman sa pagpili ng jowa eh. Mm. Minsan puging-pugi ka, gandang gawa sa jowa mo eh. Takataka naman yung mga iba sa paligid. Bakit? Ano? Saang banda? Yung banda. Hindi ko ma-waste, hindi ko mag-google, hindi ko mahanap. Pero yung jowa, gandang ganda. Ano ba? Yung parang patay na hindi mo maintindihan. So subjective ang mga bagay-bagay. Yeah. Oo. Tsaka alam mo, malalaman mo talaga, iba talaga mag-isip ang bawat tao eh. Mm. Meron kasi doon na booth na parang kunyari nagtatanim. So parang tao siya. Ginawa siyang tao tapos nagtatanim. Ganon. Eh yung action kasi parang gumaganon. Paano action? Parang kumaka-jot. Parang kumaka-jot. Bakit parang bastos mo yung booth nyo? Eh nagtatanim nga. Kasi ginaano sa likod, parang ginaganon. Mali yung galaw, mali. Yung isang chimenea doon, parang hugis, ano? Pero baka nga kasi, ako lang yun. Diba? Hindi, bisitahin nyo po. Kasi ganun yung iniisip mo. Kasi ganun ako mag-isip. Para sa iba naman, chimenea naman talaga yun. Ay, yung ibang hugis ang nakikita ko. Kaya pala nagbabag ka doon, ha? May picture ba ako noon? Wait lang. Kaya pala tagal mo nag-score doon, ha? Gandang-ganda ka. Gusto mo magpagawa ng gano'n. Ay, nako, nakaka-lurking. Oh, ito, every year po ginagawa yan, yung Yugyugan, and lahat ng municipalities ng Quezon Province. Sumasabi. Joint forces yan. Mm-mm, sobrang effort. Papagandahan ng booth. At saka pagkatapos may dance competition din sila. At saka pagkatapos ko mag-judge, busog na busog ako. Kasi bawat booth, alam ba, isa, pinakain ako ng coconut shell. Hindi ka naman mabusog nun. Tatlo ba naman yung binigay? Sa mga nakikinig sa ating ngayon nationwide, ikaw Chris, dahil taga Quezon ka, paki-explain bakit Niyog-Niyogan? Niyog-Niyogan kasi, yun yung ano, yun kasi. Ako na mag-explain! Ako na mag-explain, feeling Quezonian ako. Parang ano, nainggit ako para dun kasi parang na-realize ko, nakakaingit yung kapag ka meron kang probinsya tas proud na proud ka dun sa parang sa mga pinagmamalaki ng probinsya ninyo. Yes. Kasi parang ang layo ko sa Bicol, bigla ko naramdaman parang... Parang uwi ka bigla. Parang gusto ko mag, ano, panya-plancha agad. Diba? O, explain mo nga ninyo yung Niyogan. Oo, kasi sa amin, sa Quezon, main source of revenue namin is ay agriculture. Uh-huh. And the majority ng income ay nanggagaling sa farming at sa pagtatayo ng niyog. Mm-hmm. So, di ba kami, kami yung producer ng ala kasi nanggagaling sa niyog. Lambanog. Oo, lambanog. Kami yung producer din ng maraming mga ano tawag, copra. Yeah. Kasi yun yung oil. Dahil galing din sa niyog. So, siguro naisip yung government na bakit hindi natin gawing pista ito? Uh-oh. Kasi dito naman lahat tayo nabubuhay. Correct. And lahat tayo may kayang ibigay pagdating sa pagdating sa farming o sa agriculture. Correct. O sa niyog. Kaya niyog. Tapos yug-yug for dance. Uh-oh. So niyug-yugan. Ayun. Diba? At least kasi alam ng lahat. Festival. Uh-oh. O diba? O di yung mayabang mga taga-Quezon. Ganda naman. Ang ganda kasi talaga. Promise. Madami doon. Lalo na pag May. Ang dami doon fiesta. Hindi kayo na August na pati May. Hindi na kasi ito. Yayabang nyo. Diba? Malilito na dami. Madami doon ano, mga festival kapag May. Meron Pahiyas mga, Festival. Pulilo. Pulilo Quezon. Oo. Sabi nila, hindi man lang nire-recognize na ang Balisin ay parte ng Pulilo. Oo. Ina-explain sa akin, ganyan. Lagi na lang pag Balisin, hindi parte ng Quezon. Ganyan. Parang ganyan ko na papaliwanag. Sabi ko, chill lang po kayo. Mainit lang po siguro talaga. Ang ganda doon sa Pulilo. Ang ganda. O, hindi lang yung Balisin area. Madami pa doon. Madami mga iba't-ibang mga islands. Oo. Sobrang, diba? Ayan, mapa lang develop. Sa mapa lang natin naririnig dati yung Pulilio Island, di ba? Nung mga kasagsagan. Ganda doon. Parte na Quezon. Tsaka ang nagustuhan ko yung meron doon sa Tagayan sa Niyog-Niyogan. So Tatagay. Aba? Gusto ko lang yung sinabi nung pinaka-host nung Tagayan na noon unang panahon, bago pa nauso ang mga yung karapatan ng LGBTQ, RSUVR, ganyan. Na sila, hindi sila pumapayag na ang tanggero ay tanggero lang. Matagal na silang may tanggera. Parang, sabi niya, matagal na po kaming hindi lang may tanggero, kundi tanggera. Kasi naniniwala kami sa equal na karapatan ng mga lalaki at mga babae. May segue nila. Samantala, matagal naman talaga. Kasi una pa kayo mga babae mag-inom dun. Maganda
di ba? Maganda yung pagkakapaliwanag niya na, oo nga na. So gamitin natin yung tanggera kasi marami din naman talaga. Oo, ganyan. So marami talaga, nanay mo pala, partner. Oo, lola, lola. No, mga lola natin, di ba? Ang lalakas uminom. I think yung lola ko kaya umabot din siya ng mga 90. 98 ba yung lola ko o 99? Ay, dahil sa ano eh, well, gin din eh. Actually, oh, sa inyo din. Oh, sa history naman talaga ng mga Pilipino. Nagpapalakas talaga, ano. Manginginom talaga tayo. Oh. Kaso nga lang hindi na nasundan. Kasi eh, dati, nung panahon pa namin dati, every meal talagang may alak yan eh. Panunaw, no? Sinusundutan after parang, every meal. Parang sa mga German. Diba sa German, eh, parang beer is beer. Life. Oh, oh. Ganon din naman tayo dati. Parang pare, hindi lang nasundan ng henerasyon. Or tama, baka na over. Naabuso. Naabuso. Yeah. Hanggang sa nasakripisyo na yung sakripisyo yung katawan, kalusugan. Nung Sabado, ina-explain sa akin yung kaibahan ng inuman sa Tagayan, sa Walwalan. Okay. Hindi ba sabay ganun? Inuman, inuman, chill lang. Tsaka pati yung Tagayan is more on ano, camaraderie. Ayan. Okay. Kasi kung basta may sinasabi. Socialization. Oo, yung ganyan. Okay. Diba? Tsaka ang, kapag ka hindi mo kayang tumagay, meron dapat na sumalo para sa sa'yo bilang camaraderie. Okay. O para magwalwal. Alam na this. Pag may alak, may balak. Walwal, yung sagad-sagad talaga. Hindi po mau-hospital ka bukas. Yan, ganun. Hindi ka magkapagtatrabaho bukas. Oo, ganun. Ganyan, ganun yun, di ba? Hi kay Bowling na na-meet ko for the first time and kay Shine, hello sa inyo. Thank you very much po for tuning in. See you soon. See you soonest again. Oh, ayan, so lahat ng mga kabisyo natin, na maging happy po tayo that we are in the Philippines. Ito yung mga pagpapaalala na maganda pa rin sa Pilipinas. Sure. Yes, very diba? Rich in culture, kasi, very rich in natural resources. Ito yung sinasabi natin ayan na... Ayan pa lang, Luzon pa lang yan. Oh, Luzon pa. Oh. Sa pa lang. Oh. Oh, hindi pa natin na, naghihintay lang tayo ng imbitasyon mula sa iba't ibang Love Radio provincial stations. Lalo-lalo na yung Mindanao. Yan ako, na. Ako, hindi ko pa na-experience pero gusto ko yung Mindanao. Oh, katulad ng Alen. Ha? Sabi niya, anak ba nga festival? Nagyumahan. Nakakatawa kasi si Tahedo. Gusto ko mag-experience yung Mindanao. Alen doon, madami yung mga tuna festival. Ito kasi sa Aliwan Fiesta pala makikita correct na natin, di ba? Eh, pero kasi di ba sa Aliwan parang briefly yun eh. Representation. At which is a good thing kasi tayo mga taga Manila, ang hirap makapunta sa mga lugar na yan eh. Di ba? Totoo. Pero yung sinasabi ni Tanghenyo is talagang yung manandoon. Pupuntahan mo, yung may initan ka, maaralan ka. Bigay mo, amoy tuna na, di ba? Yung ganun. Ako sinulog talaga, hindi ko pa na-try. Eh, naghihintay nga lang naman kasi tayo ng invitation. The Kahneman Gen! O siya mga kabisyo, sana po yung okay sa so alright ang inyong Lunes sa umaga. Pasalamat ka, may trabaho ka. Muli ako po si Nicole Iala. At ako naman si Cambio, kayong Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Amang walang problema, hey tambala na, ay hatid. Always your number one FM radio station. Araw, uulan, magdadala ka ng payong, bigla namang sisi.